Kumpirmado na po. Una pa lang, naintindihan na natin na talagang kikilos. Natutulong itong si Senator Antonio Trillanes para nga itong transcript na ito doon sa Senate hearing ay ma-transmit at maipadala sa ICC. At ito na nga po, nangyari na. Sabi nga ng mga eksperto, sabi nga ng mga may alam sa batas, nako, ay swak na swak daw yung binitawan ng mga pahayag ni Digong doon sa Senate hearing na yon. Dahil una, nag-take ng oath etong isang ito. So, ibig sabihin, walang room for jokes. Hindi pwedeng sabihin or i-excuse na itong, or yung palusot na itong mga diehard na kuno ay nagbibiro lang si Digong. Kumakalat din po ngayon sa social media kuno yung Davao Death Squad. May kanya-kanyang scenario eh. May kanya-kanyang description ang mga diehard. So, hindi sila masyado nagkakatugma doon sa aspetong yon. Dahil ang sabi daw ni Digong ha, yung mga, or yung DDS ay yung mga criminal mismo. Okay? Yung mga criminal na maglalaban-laban or magpapatayan na lang yung grupo ng dalawang criminal halimbawa. Kakaiba, no? Paano mo ma-identify kung yung mga criminal na yon ay nabibilang sa ganitong grupo at yung isa naman ay nabibilang sa ganitong grupo at magkakatunggali? Weird. Napaka-weird talaga. At syempre, hindi rin po natin siguro ay alam din ng mga kababayan natin kung paanong sinabi ni Digong na kuno yung mga PNP, dating PNP chief, mga dating PNP directors, sila daw ay mga commander ng DDS or Death Squad din. Meron pa siyang binanggit na yung mga mayayaman daw sa Davao na negosyante, siguro karamihan dyan, ay kuno nga ay gustong sila ang pumatay doon sa mga kriminal dyan sa Davao. Ganun pala talaga kalala ang kriminalidad dyan sa Davao. Kaya inisip mo na ang buong Pilipinas ay ganun din. Kaya yung model na yan na sinasabi mo sa Davao ng drug war ay gusto mong, or kaya pala ipinatupad mo sa buong bansa. Nako, ang daming inconsistencies sa mga pahayag nga neto si Digong. Pero ang isa lang na natatandaan natin, yung mga DDS, yung mga diehard na taga-suporta ni Digong, nako, ay babarahin tayo ng mga yan. At kuno ay mukhang hindi daw natin naintindihan yung mga sinasabi ni Digong. Naintindihan po. Natural. Ano namang tingin niyo sa mga kababayan natin? O ayan, na-submit na or na-transmit na ang sabi dito. Na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing. The President or pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on and all were duly received. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later on. So you see, ito na daw yung pinaka-overwhelming na ebidensya laban nga kay Digong. Sa kanya mismo nang galing. At yun nga, yung sinasabi nila na nilaglag mismo ni Digong ang sarili niya. He pinned down himself doon sa kanyang mga binitawang salita. Ang hirap lusutan nun ha, dahil ngayon yung mga kaaliyado nga ni Digong kung ano-anong lusot ang ginagawa. Sana mag-usap-usap muna kayo, ano ho, sina Panelo, sina Roque, sina sino-sino pa sa paligid ni Digong ng mga personalidad din. Mag-usap po muna kayo para hindi naman masyadong halata, dahil yung inyong mga palusot, yung inyong mga excuse ay magkakaiba. Halatang halata na wala na talaga kayong lusot. Hindi, si saan ba ang kapanipaniwala doon sa sinasabi na itong mga diehard na ito? Joke ba yan? Or yung mga explanation naman ni Bato de la Rosa na, or tungkol sa Death Squad, kung ano ang ibig sabihin nga na ng si Duterte doon sa kanyang binitawang salita nga na may Death Squad itong mga dating PNP chief. So medyo sobrang gulo. O ulit-ulitin ko, bago kayo maglabas ng inyong mga pahayag at ipagtanggol si Digong, mag-usap muna kayo. Dahil booking na po kayong lahat. Good luck!